Welcome to OPM, our online prayer meeting. God is good all the time. God is good all the time. God is good. Come on, church. All the time. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Pagpalang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Pagkapag Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Ayan. Glory be to God at salamat sa ating mga kapatid na sumusubaybay ng ating gawain dito sa OPM. Good evening sa iyo, sis Jesslyn Tatang. Ayan. Thank you, Lord. Brother Raymond. Ayan. Brother Yanko, good evening. Thank you, Lord. Magpagpaalang gabi sa iyo, Brother J.S. Haro. Ayan. Brother Pao. Thank you, Lord. Ayan, mapagpalang gabi, Sis Ruth, Sis Lola, at yung mga iba pa natin mga servant leaders dyan, patuloy din na sumusubaybay ng ating gawain. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, Brother Yuma and Sis Ma. Yes. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. From Monday to Friday lang po ito, 7 to 8. No? Pag Thursday, 7:30. Yan po yung ating schedule kasi. Kaya yun po yung ating binigay din ng ating Panginoon. Hello, hello! Yan, sa ating mga kapatid, shout out! At huwag po nating kalimutan na mag-tag, mag-share no, sa ating mga loved ones. At ganyan din, kung hindi mo pa na ilalike or na-follow itong ating Facebook page, mga kapatid, no, we invite you and we encourage you to join us and to be blessed, no? From Monday to Friday. Hindi lang Monday to Friday, may Saturday din. May mga gawain din tayo. May gawain din tayo Sunday. At hindi napapatid yung ating gawain. Kaya salamat sa Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis Marge Herbacio. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Bago po ang lahat, ay tayo muna ay tumulog sa ating Panginoon at humingi tayo ng mga paggabay. At pagpapala pa sa ating buhay. Glory be to God. Yes, Lord Jesus. We thank you, Father God. We worship you. We honor you. At muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa walang sawa mong pag-ibig, paggabay, at pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na laging nandyan sa aming tabi. At tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kang ma-recognize, ma-honor, Lord, in all our activities, in all our plans. And tulungan mo, Panginoon, i-guide mo yung aming desire, Lord, na yung desire mo ang manguna sa amin. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw-araw, sa pag-iingat sa aming mga ginagawa, Lord, maging kami man ay pumapasok, yung iba sa amin ay nag-aaral, Panginoon. At Lord, salamat sa paggabay mo at pagsama mo sa amin. And truly, we are blessed because the Holy Spirit is always with us. And may the Holy Spirit always encourage us. And may we look upon you, Lord Jesus, kung ano yung Panginoon ang mga ginawa mo, Panginoon, upang makita namin at maunawaan namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng aming buhay, kung bakit ka, Panginoon. Kung bakit ka po, Panginoon, na bumalik dito, Panginoon, at ikaw ay babalik pa. Nung una ay ikaw ay nagpakita sa amin bilang na yung salita na nagkatawang tao at Panginoon, ikaw ay namatay at nabuhay na magbuli. At nung umakyat ka sa langit, Panginoon, kami ay binigyan mo ng pag-asa na gabayan ng banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sa pagmuli mong pagbabalik, Panginoon, ay lagi namin itong inaasam.
At salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan, sa kalakasan at buhay. Panginoon, pagpapala, bless mo po kami, Panginoon, sa mga salita na aming maririnig, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan at maintindihan, magkaroon ng bunga, Panginoon. Magkaroon ng pagbabago. At salamat po, Panginoon, lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Yes, yes, praise God. Good evening sa iyo, Brother Armado Guerrero, Sis Ingracia Omori, Brother Henry Miguel, Sis Grace. Ayan, si Sis Girly, praise the Lord. Good evening sa iyo, yun. Sa ating mga kapatid, no, sa iba-ibang bansa, meron din tayo sa China, meron tayo sa Japan, no, at yung mga kapatid natin, international churches, meron din tayo sa Greece, sa Macau, at sa Australia, sa Canada, no. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa China, thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis Really in Quaresma. At pagpalang gabi, dito naman sa Pilipinas, Sis Montoya, Michelle, Brother Dan, ayan, yung mga Montoya family. Good evening sa iyo, Brother Steve Reynolds. Ayan. Yes, yes. At tandaan na po natin, mga kapatid, ang ating puso mamaya sa pag-awit, no, habang buhay. Pakipost na po ang ating lyric dyan upang makasabay ang ating mga kapatid. At salamat din sa ating worship team, worship ministry, no, na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang magamit sila sa kalawalatian ng ating Panginoon. At gayon din, papasalamat din tayo sa ating mga media team, media ministry. Glory be to God. Yes, yes. At kung di mo pa na-share or naitatag yung mga loved ones mo, mga kapatid, now is the right time. At upang sila ay ma-bless, no? Salita ng ating Panginoon. Good evening sa iyo, si Cheryl Clarion, Brother Randy, no? Si Cheryl Resurrection. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God. Awitin natin, mga kapatid, habang buhay. Amen.
bigay ng buhay, pag-asa at kalakasan. Mabihan mo na ang puso ko, walang ibang mamahalin. Thank you, Lord Jesus, sa ating kanta at sa mga kanta pa na ibinigay ng ating Panginoon. Tayo nagpapasalamat at talaga yung kantang ito, mga pagpapala, yung mga blessings, pag-worship natin, mga kapatid, no? Huwag tayong hihinto at truly it will, each and every one of us will be blessed, no? Sa mga awiting makalangit. At tunay na ang pagpapala ng Panginoon ay laging suma sa atin, at yung pagpapala ng banal na Espiritu ay ma-experience mo kung ikaw ay magpupuri at aawit sa ating Panginoon. Praise the Lord! Amen! Kasama yata si John Hilario doon, ha? Praise the Lord! Ayan, thank you Lord Jesus. Tuloy-tuloy ang ating gawain dito sa OPM, our online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. And good evening po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Ayun, mamaya, antabayan na natin. Lapit na tayo sa ating topic, no, na pag-uusapan ngayon. At this is very interesting, at dalangin natin na tayo ay magkaroon, no, ng transformation sa bawat topic or lesson na ating nare-receive, no? Dalangin natin ito yung magbigay sa atin, no, ng pagbabago. At walang imposible sa Panginoon kung isasubmit mo lang ang iyong sarili, no, sa ating Panginoong Kristo. Praise the Lord! Yes, yes! Ayan! Hindi natin kalimutan, mga kapatid, to be a digital evangelist, no? At tag mo na, share mo na yung ating mga gawain, no? Para ma-bless naman yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, at tuloy-tuloy lang yan. Praise the Lord. Glory be to God. Amen. Thank you, Lord. Dako na po tayo, mga kapatid, sa ating coffee break. Amen. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes! Praise God! Mga kapatid, lagi tayong
magbasa ng Bible, no, every morning. At kung nakalimot ka man sa umaga, no, kung nakalimot kang magbuklat ng Biblia, eh mamayang gabi, bigyan mo ng time ang ating Panginoon at magbasa tayo dito sa Psalm 149. At salamat sa Panginoon sa mga awiting ito. Tunay na ito ay magbibigay sa atin ng pagbabago. At nais ko lang ibahagi, mga kapatid, itong verse 6 to 9. Sabi rito, papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas. Amen! Hawak-hawak ang espadang dobling talim at matalas. Upang bawat mga bansay nagmamalabis ay gagantihan at bigyan ng ang mamamayan ng parusang kailangan. Sabi sa verse 8, mga hari't maharlika ay kanilang babahagin, no? Bibihagin, sabi rito. At mga tanikalang bakal, silang lahat ay gagapusin upang sila ay hatulan sa ayon na itinakda. Ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh! Amen! Praise the Lord! At alam niyo yun, mga kapatid, na wala naman talagang makakapigil sa ating Panginoon. At yung sinasabi rin yung dobling talim, no, ng espada, ito yung salita ng ating Panginoon na pwedeng makahiwa, no, ng bawat puso na kapag sinabi, no, mali ang ginagawa mo at di maganda yan, ito ay labag sa Panginoon. Ibig sabihin noon, mga kapatid, no, kung ano man ang iyong ginagawa na may medyo or talagang may mga pagkakamali tayo, at dito na receive natin yung word, ito yung magbibigay sa atin, no, ng pagbabago. At huwag natin tanggapin yun na isang pagre-rebelde. Kung tayo man ay nakatanggap ng pagtuturo ng ating Panginoon, huwag natin gawing na tayo ay magre-retaliate, no? At tutulungan din tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon kung tayo ay ginagapi. At sabi ron, kung tayo ay nakakaranas ng mga pagdurusa, at yung salita rin ng Panginoon ang magiging sandata natin, no, sa bawat laban ng ating buhay. Kaya lagi tayong magpuri sa Panginoon, lagi tayong magbigay ng time, special time, hindi spare time, at tutulungan tayo ng ating Panginoon na maunawaan ang kanyang salita. Praise the Lord. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen! Praise the Lord! Yes, yes! Ayun. Bago yata yung ating background music. Yes. Purihin ang ating Diyos na buhay. Yan! Glory be to God! At salamat din sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, at yung mga ating mga kapatid talaga na tumutulong at binibigay yung kanilang puso, no, sa pagbibigay. Kung meron silang blessing na natanggap, talagang yung mga iba binibigay ng buong buo, at yung iba naman ay minsan 50%, yung iba 20%. Kung paano mangungusap ngayon sa iyo ang ating Panginoon, kapatid, at sigurado na nangungusap ngayon sa iyo ang ating Panginoon, at lalong-lalo na tayo ay may mga pangangailangan din, no, sa ating pagtatayo, no, ng ating sanctuary. Yung sanctuary ng ating Diyos na kung saan tayo magpupuri at magpapasalamat, ito yung tinatawag na ating worship center o yung ating church. Yes! At salamat sa Panginoon. No, nasa phase 3 na tayo at sigurado, no, malapit na yan. Matapos, malapit na rin tayo sa phase 4, phase 5, at tuloy-tuloy lang yan. At salamat sa Panginoon sa taos pusong pagbibigay, no, ng inyong puso at yung mga alay sa Panginoon, no. Salamat sa Diyos. Glory be to God. Yes, meron na rin tayong physical gathering, no, at meron din tayong mga ticket, yung tinatawag na 50 pesos, no, na raffle
Ayun, 3, no, para sa ating, may mga iba-ibang pa prices doon, mga kapatid. Merong groceries, merong ding ayun, mga iba-iba pa, may rice, no, may mga bigas, 25 kilos I think, at pararamihin pa yan ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil dito hindi ka lang mananalo, no, nakatulong ka pa sa gawain ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yes. Thank you, Lord Jesus. If you are ready, let's open our Bible sa Kawikaan, no? Chapter 11, verse 2 to 6. Proverbs. Yan, mga kapatid. Chapter 11, verse 2 to 6. At yun. Salamat din sa ating mga gawain na patuloy na binibigay ng ating Panginoon, no? Sa pagbabago, pang tayo ay magbago, at salamat sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang ito. Kaya huwag tayong titigil, mga kapatid. At kung ikaw hindi ka pa nakakapag-share, no, ng salita ng ating Panginoon, gusto ng Panginoon maging kabahagi ka, no, ng kanyang gawain dito sa church. Be a digital evangelist. Share His words, ika nga. At salamat sa Panginoon. Praise God. Amen. Glory be to God. Okay. Thank you, Jesus. Amen. Sabi rito sa Kawikaan, chapter 11, verse 2 to 6. Kahiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang pagpakpakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tutunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Verse 6, ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. We glorify you, God. At salamat po, Panginoon, sa salita na binigay mo sa amin, sa binhi, Panginoon, na itinanim mo sa aming puso, isipan. We pray, O Lord, na ito'y tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Makita ang mga pagbabago sa aming buhay, at tuluyang, Panginoon, na kami ay makasunod na walang pag-aalinlangan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pananampalataya na itinuro mo sa amin upang kami, Panginoon, ay maging malakas sa araw-araw, Panginoon, ng laban ng buhay. Lord, hindi kami titigil, hindi kami hinto, at lagi kami, Panginoon, tutugon at mananalangin, Panginoon, pang kami, Panginoon, ay yung pagpalain, Lord. Bless mo po, Panginoon, mga kapatid kong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yes, thank you, Lord Jesus, at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church, from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu, at ako po ngayon ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon dito nga sa ating nabasa sa Kawikaan, chapter 11. Praise the Lord. At ayan, nais ko itong basahin, no, itong maikling story na to, maikling storya ng isang bata or ng isang nagbibinata at hanggang sa kanyang paglaki. Sabi rito, mga kapatid, may isang batang lumaki sa isang syudad. Simple at payak ang kanilang pamumuhay sa piling ng kanyang ama at ina. At mga kapatid, syempre. At namuhay ang batang ito na walang pananalig sa Diyos, ngunit kilala niya ang Diyos. No? At dito pangalanan natin siyang Bong. Sa kanyang musmos na pag-iisip, namulat ang batang ito sa pagmumura, pagsasalita ng hindi magaganda. No? Pananakit ng kapwa, bata, no, natutong magsinungaling,
at naging mayabang sa kanyang sarili. Isang araw habang siya'y naglalaro, itong ginawa niya, no, nakita niya yung isang batang mas matangkad sa kanya at bigla na lang niyang nilapitan at hinamon ang suntukan. Sabi niya, "Hoy, anong ginagawa mo rito? No? Bakit ka dumadaan dito? Di mo ba alam na aming lugar ito?" No? Tapos tanong nung matangkad na bata, "Dumadaan lang naman ah. Bakit? Sa'yo ba tong daan na to?" Nagkasagutan na sila. Sabi nung mayabang na bata, "Oh, teritoryo namin to eh. No? Di ka pwedeng dumaan dito. Amin to." No? At ngayon nga ay itong bata na to ay nagbidata na at lumaki pa rin na ganun yung kanyang pag-uugali. Minsan sa pag-aantay niya, no, ng jeep papasok sa papuntang paaralan, eh, may umatras na taxi sa kanyang kanan at mukhang di ito napansin ng driver. Kaya dinuro nung bata yung driver. "Hoy!" No, nagmura at nagalit. Ginawa ng driver, lumabas yung driver at may dalang patalim. Kaya kinabahan yung binatilyo, mga kapatid, at walang nagawa. May mga pagkakataon naman na dumating yung piyesta sa kanilang baryo, no? At dito, mga kapatid, may mga kaganapan katulad ng mga palaro, mga sayawan, mga tugtugan, no? Mayroong mga banda eh, na tinatawag. At sa kanyang hustong gulang, ngunit lango ito sa alak eh. Sa kapaluluan at kalunguan sa alak, kinutya niya ang mga tumutugtog at pinagmumura niya ito ng malakas na walang kadahilanan. So, sa walang kadahilanan, nagmura siya at kinutya-kutya niya yung mga tumutugtog na yun. Walang makapagpatigil sa kanya kahit na tinititigan siya ng kanyang mga kapitbahay at mga nakakakilala sa kanyang lugar. Ito na nga, nagkaasawa na nga siya, nagkatrabaho, at nagbago ng kaunti. Ngunit may mga yabang pa rin sa kanyang sarili. At tilang ang hirap talikuran na parang sigarilyong mahirap pahindian. Tumindi ang galit kapag siya ay nagmamaneho sa lansangan. Kapag may nagkat sa kanya ay hindi mapahindian na makipagbanatan. Hinihintuan niya yung mga kapag ka yung mga iba ay nagkamali at hindi marunong magparaya kapag ka ang iba ay mahilig mandaya. Ganyan ang kanyang pag-iisip noon kahit sa mga payo ng kanyang magulang ay di tumutugon. Ayun yun, mga kapatid, no? Kung iisipin nyo, ano ba yung problema ng batang ito? Ano ba yung problema ng taong to? Bakit ba siya nagkaganon, no? Naging mayabang at naging palalo at hindi iniintindi kung siya ba ay makakasakit o hindi. At maraming bagay sa ating kapanahunan o sa ating mga pinagdaan ng yung dati nating pamumuhay, siguro meron din tayo, no, na mga na-experience na ganito. At hindi maiiwasan na minsan kapag ikaw ay nakikipagkwentuhan or bigla na lang may kumat, "Excuse me! Ba? Sino ba to? Yabang naman na ito ah." May mga ganun tayong experience at ano ba ang kanilang mga problema? Ano ba? Paano ba nagmula yung mga ganung problema, no, sa ating buhay? At kaya nga, kung ganito rin, parang sinasabi mo, salot ba to sa lipunan? No? Ito ba isang balakid sa mga daan? No? Ano yung dapat, no, na pwede mong sabihin bakit sila nagkaganon or meron mga kadahilanan talaga. So, siyempre, hindi natin din alam kung bakit sila nagkaganon or minsan siguro sa isang relationship na busted or hindi nakapasa sa exam. May mga ganong pagkakataon na minsan na hindi nila alam, no, or hindi natin alam na meron silang mga pagkakataon na nangyari sa kanilang buhay or sa pamamaraan, no, na talagang sila ay na broken heart or nagkamali. Kaya dito na nabalitaan ko rin, mga kapatid, no, yung enforcer, no, dun sa Cavite.
ayon dun sa report, pero si Lord na lang din ang nakakaalam kung ano talaga yung nangyari. At ang punot dulo nito ay nagkainitan eh, yung dalawang, yung driver, no, at yung enforcer, no. Di nagkaunawan, di nagkaintindihan, nagkaroon ng argumento, no, nagbitaw ng mga masasakit na salita. At dun siguro, sa hindi nila makontrol yung kanilang kayabangan, no, yung kanilang pride sa sarili. Mga kapatid, syempre, kapag ka ikaw ay may lalakang armas or patalim, syempre, ang tendency, no, nagiging matapang tayo. Nagiging kampante tayo sa ating sarili, no, na hindi tayo maano. Syempre, meron kang sandata na pinanghawakan. At dito, mga kapatid, eh, yun nga, sa kasawayang palad, nagkaroon ng hindi magagandang pangyayari. At yun yung mga kapatid, no, ito yung tinatawag na pride, no. This is the sin of pride na tinatawag. Kapag ka minsan, yung pride na to, kapag ka hindi mo na control, eh, dito, aabot, no? Aabot at mangyayari yung mga hindi inaasahang pangyayari. Pwede kang makulong, no, na panghabang buhay, or pwede kang masirya elektrika, or pwede kang, ikaw naman, yung balingan, no, ng mga kamag-anak. Who knows, we don't know what will going to happen, and only God knows, pero sinasabi rito, this is the sin of pride, no, kasalanan, yung pagmamayabang. At mga kapatid, ito rin, no, yung isang pamilya or yung isang asawa na lalaki, na naglalaba, ayan, nagkukuskos, dumating yung kanyang asawa, naghabang siya naglalaba, yung lalaki, no, tak tak tak, biglang, ano ba? Sabi ng babae, hindi mo pa pabubuksan yung pinto. No? Tapos binuksan nga yung pinto ng lalaki. Ano kinagawa mo dyan? Naglalaban. Ganun ba? Nagsain ka na ba? O nagluto ka na ba? Nagugutom na ako. Yung mga anak mo ba? Pinakain mo na. Minsan may mga ganun pagkakataon na nasabi na hindi natin, no? Sa mga circumstances, talagang hindi natin may iwasan. Pero may mga pamamaraan, mga kapatid. Sabihin ng babae na, ano ba yung ginagawa mo? Puro ka na lang Bible study. Hindi ka na lang tumulong dito sa ating business. Hindi ka na lang tumulong dahil sa atin dito sa bahay. No? Ito yung mga iba-iba na sinasabi na mga pamamaraan or kung paano tayo lumalabas yung ating nararamdaman, no, sa mga pagkakataong yun. At minsan kapatid, hindi natin na-check yung ating sarili kapag nabibitawan natin yung mga masasakit na salita, yung mga nakakapagbigay tayo ng mga maling komento or nakakapagbigkas agad tayo ng salita, no, na hindi natin alam, hindi natin pinag-iisipan ang mangyayari at mangyayari pa. Kaya we have to make a self-check, no, mga kapatid. Tignan natin din yung ating sarili, no? At dito mamaya malalaman natin kung paano ba natin ma-overcome or ma-eliminate yung mga bagay na yon. Kaya ang ating pinag-uusapan dito, mga kapatid, yung ating title is Breaking the Spirit of Pride, no? Put the devil under your feet. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na yan, yung mga gawa at bulong ng kaaway na yan, no, ilagay mo yun sa pinakapaanan mo. Tapakan mo yan, kapatid, no, sapagkat walang puwang, no, ng mga kasalanan na yan na dapat na mamuhay sa atin bilang isang Kristiyano. At walang yung mga kasalanan na yan ay walang puwang sa ating buhay upang humadlang, no, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Na kung ikaw pa ay bago dito sa ating programa, mga kapatid, pwede mo sabihin na ganyan talaga yung tao. Yes, ganyan talaga ang tao. Pero there is a way, no? There is a way kung paano natin matututunan na imbis na pride, no, yung ating ilalabas sa ating mga bibig, sa ating mga gawa, eh pagmamahal yung maibibigay natin sa kanila or pag-iintindi, pag-unawa,
or pagiging humble sa ating sarili. Kung sino man yung mga nakasakit sa atin, eh, ito yung ating pag-iisipan muna. No? We need to be to have a pause for a while. No? Kailangan natin mag-pause panandali upang pag-isipan kung ano yung mga dapat nating sabihin at gawin. At hindi lang tayo bitaw ng bitaw ng mga salita, no, na nakakasakit, na nakakamatay. At yun nga, yung pinag-aaralan natin sa Bible study, and dalangin ko mga kapatid, no, this is a wonderful tool, no, na kung ikaw ay sasubmit mo yung sarili mo at makapakinig ka, no, ng mga Bible study sa atin tuwing Wednesday or Tuesday, Wednesday or Tuesday mga kapatid. At dito mapapag-aralan natin yung ating topic na Doctrine of Satan. Sino ba si Satan? Ano ba yung original state ni Satan? Ano ba yung katangian ni Satan? No? Ano ba yung ginagawa ni Satan sa atin? Maraming bagay, mga kapatid. At dito, hindi natin pag-uusapan yan. Mag-attend ka ng Bible study. Amen. Ayan. At salamat sa Panginoon. Talagang si Satan ay gumagawa ng mga kaparaanan upang humadlang sa atin. Sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, sa ating pag-iisip, sa ating direksyon, hahadlang at hahadlang. Kahit ikaw, kapatid, Kristiyano ka na sinasabi, nandyan sa paligid si Satan at pwede siyang magbigay ng maling direksyon sa iyo kung ikaw ay walang direksyon ng salita ng ating Panginoon. You will become misdirect, no? Sa mga gawa mo, sa pamumuhay mo, at dun lumalabas, no, kapag ikaw ay hindi ka, no, naka-focus dun sa salita ng Panginoon, hindi ka nabababad dun, eh magiging mapagmalaki ka. Hindi, buhay ko to, no one can dictate me, no, walang sino man na makakapag direct sa atin, sa akin, buhay ko to, no. And dun lumalabas yung proud or yung pagmamayabang, no. Kaya yung pinag-aaralan natin, breaking the spirit of pride, no, put the devil under your feet. Kailangan natin ito, mga kapatid. And dapat walang puwang ang mga kasalanan na ito sa ating buhay. At ito yung humahadlang, no, sa ating mga gawa. No, imbis na you are, the God is blessing you right now and may gusto pa siyang ituro sa iyo. Gusto niyo pang ng Panginoon na mabago itong pagmamayabang mo sa iyong sarili, kapatid, no? Ito na yung pagpapala. Hinihintay lang ng Panginoon na magbago ka. At nasa sa iyo, mga kapatid, yung decision na 'yon para makamit mo yung mga pagpapala na tunay na nagmumula, no, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. And let us identify first what is pride. Sabi rito, as hard as it is, no, na ito yung mahirap i-admit. As hard as it is. Talaga naman sa buhay natin na mahirap sabihin na admitin yung mga pagmamayabang, no. Hindi naman ako mayabang, humble nga ako eh, no. Ikaw, ha, huwag kang pasaway dyan, ha. May mga ganoon na lagi lang tayo, pag nagmamayabang tayo, tinitignan din natin yung ating sarili. At nagkakaroon ng difference yun kung tayo ay nakatingin sa iba, at kung wala tayo na may mga pagpapala or mayroong mga bagay na wala tayo, meron ng iba, no? Or lalong-lalo na, kung ikaw ay mas nakakahigit pa sa iba, kapatid, dito lumalabas yung pagmamayabang. Minsan, wala ka na nga eh, pero nagmamayabang ka pa rin. sabi rito, isa pa, no? It is an inflated ego, no? Na parang isang lobo, no? Na hinihipan mo, nag-i-inflate yung hangin, na puro kasalanan, pagmamayabang sa ating isipan, mga kapatid, no? Ito yung isa sa mga pride na tinatawag. Hindi pride chicken, pride, no? At sabi pa rito, it's being pleased with ourselves, no? Pini-please natin ang ating sarili. Hindi naman masama i-please yung sarili mo. Hindi naman masama na bigyan mo na tignan mo yung sarili mo with the achievement na nagmula sa Panginoon. Pero if you think of yourselves na
na sa sarili mong kakayahan, mga kapatid, you become prideful, no, proudful. At kaya nga dito, mga kapatid, tinuturo sa atin, no, bilang Kristiyano, we have to put this thing under our feet, itong mga pagmamayabang na to. At salamat sa Panginoon. Kaya my point number one, mga kapatid, be honest to yourselves, no. Maging honest ka sa sarili mo, maging tapat ka sa sarili mo. Saan? Sa lahat ng bagay, no, mga kapatid. At dito, hindi natin kaya, no. Katulad nga ni Adam and Eve, mga kapatid, hindi sila naging honest sa kanilang sarili. At dito, mapapansin mo dun sa Genesis chapter 3, di ba? Sabi nun na, when they knew God, they can also become God. May nagsabi. Sino yung nagsabi na yun? Si Satan, no? Na pinagbawal sa kanila na kainin yung bunga o lumapit man lang dun sa puno na yun na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Pero dito, may lumabas, si Satan pa rin, no, na nag-udyok kay Adam and Eve na kumain, tikman, no. Sabi doon eh, parang mamamatay kami kapag kinain namin yan. Hindi, no. Kaya ang ginagawa ni Satan is binibigyan kanya ng pagdududa, mga kapatid, no. Na ito yung sinabi ng Panginoon, no. Sino ba yung nagturo sa iyo na yan? Kailangan mo ba siyang sundin, no? Higit sa ating Panginoon. Kaya nga doon lumabas yung kasalanan. Doon lumabas yung pagmamataas, no. Sinabi na ikaw din ay magiging isang Diyos, no. Na malalaman mo yung tama at mali, no. Kapag kinain mo yan, sige na, kainin mo yan, no. At doon nga kinain nila. Pero dito, no, naging mapagmataas sila sa Panginoon. Kaya nga sabi nila, sabi nung Satan na hindi raw sila mamamatay, pero ayun na nga, meron ang hangganan ng kanilang buhay. At kung tayo ay magmamataas, no, hindi tayo magiging honest sa ating sarili, mga kapatid. No, hindi tayo nagtatapat na tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Nagiging mapagmayabang tayo. Nagiging mapagmataas tayo. Kaya in every relationship, mga kapatid, meron tinatawag na loyalty, may tinatawag na honesty, may tinatawag na trustworthy, no. Ito yung mga katangian na dapat na sinunod sana ni Adan at ni Eva. At hindi na sana nagkasala ang tao. Pero that is the will of God at hinayaan ng ating Panginoon. Meron tayong will upang sumunod, no, sa kanya, pero pinili natin sumunod sa iba, sa mga turo ng mga gawa na maging mapagmayabang at maging mapagmataas, no, sa ating sarili. At sabi nga dito sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit therefore a fall, no. Humahantong sa pagkawasak to, mga kapatid, yung pagiging mapagmataas at pagiging mapagmayabang. No, in Proverbs 18 verse 12, ang mapagmataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagtatamo ng karangalan. Amen. At yun nga yung, mga kapatid, na kapag tayo, no, nagiging mapagmataas na tayo sa ating sarili. Well, come to think of it, no. May mga kailangan tayong gawin. May mga kailangan tayo na dapat, no, na ating isinasagawa, no, na dapat tinitigdan natin kung ito ba ay tama o mali. We have to be honest to ourselves, no, na tayo nga ay nagkamali at umarap tayo sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen. Point number two, no, allow others to pinpoint your arrogance and admit it. Allow others, no. Hayaan mo lang na may magkomento sa iyo, at pag may nagkomento sa iyo, tignan mo. Ayan, thank you Lord in Jesus name.
Ayan, we're back. Praise God. At ayan, nandito na po tayo sa point number 2, and sabi rito, allow others to pinpoint your arrogance, no? Yung mga pagkakamali mo. Sapagkat kung ikaw nakatingin ka lang sa sarili mo, siyempre sasabihin mo sa sarili mo, wala naman ako mga pagkakamali . Wala naman ang nagagawang pagkakasala . Hindi ko naman hindi naman ako nag-commit diyan sa kapatid kong 'yan ng mga kamalian . No, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nagsinungaling. Minsan hindi natin inaallow yung ibang tao na magkomento sa atin na kapatid, may mga bagay, no, na kailangan nating i-allow. Na kapag ka sila ay lumapit at nagbigay ng advice sa iyo, tanggapin mo yung kapatid. At dito matututunan mo at maiintindihan mo na kung saan ka nagkamali at kailangan mo itong baguhin. And you can never do it alone by yourself, no? Hindi mo kayang gawin sa sarili mo. No, you need someone, no, to know that you should know that you make mistake with other people, with yourself as well, no? Kailangan mong maintindihan na meron kang mga maling pag-uugali, meron kang mga maling nagagawa sa iyong sarili at sa ibang kapwa. Kaya we have to allow others, no, to pinpoint those mistakes na meron tayo, and let us do the same way to others. Kailangan maging honest ka rin. Kailangan i-allow din ng iba, no, na makapag komento ka para sa kanila, no. Eh hindi naman to makakapagbigay sila sa kanila ng mga bagay na para sila ay maging down, pero ito yung bagay na ito kapag ka ikaw ay naging concern sa kanila, ito yung mga bagay na makakapag-afflict sa kanila, no? At dito na kailangan ko palang baguhin yung aking sarili, na hindi pala dapat na palaging ganito ang aking ginagawa, no? We need someone, and sabi nga dun, God will use someone to help us, no? God will use someone to help us. Sabi nga dito sa 1 Samuel 16, no? Itong si Saul talaga naman na minsan na nawawala na sa kanyang sarili sapagkat nawala na yung espiritu ng Diyos sa kanya . Kaya ginawa ng Panginoon, binigay niya itong si David upang magpatugtog ng harp, no? At tugtugan at makalma itong si Saul, no? Sa kanyang mga maling ginagawa. At minsan yung pagmamayabang kapag hindi ka nakakapakinig ng mga papuri, no, sa Panginoon, minsan dito nagiging mapagmayabang tayo, pero kapag ka tayo ay nakakapakinig ng mga awit na papuri sa Panginoon, alam niyo yun, kumakalma yung puso mo . Na imbis na magalit ka na magalit, no, may mga salita kasi dun sa lyrics na yun na nagtuturo ang Panginoon upang tayo ay magbago, upang tayo ay kumalma sa ating mga nararamdaman. At yun nga, sabi ron, pride, it deceives our mind, and ito yung makakapagbulag sa iyong mga mata, no? Na kala mo tama ka pero may mga kamalian ka. Lahat ng tao ay may kamalian at walang sino mang nakarating at nakarating sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya dito, no, kailangan natin, we need someone to help us, no. Lumapit ka sa mga godly people, lumapit ka sa mga tao na malapit sa Panginoon upang maturuan at magabayan ka, kapatid, no. Kung ikaw ay naguguluhan sa iyong sarili, no, na hindi mo alam, mapagmataas ka na pala, lapit ka sa mga godly people or sa mga kaibigan mo na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya dapat nga, sabi nga rito ni John describes pride in a scriptural context na yung the lust of the eyes and the lust of the flesh na tinatawag, no, yung mga makamundong gawa at yung mga
mata natin na nakatuon sa mundong ito, sa mga pagpapala, no, na doon lang tayo nakatingin. Mga kapatid, minsan di natin alam na hindi na pala karapat-dapat yung mga bagay na ganun, pero nagpapatuloy pa rin tayo. Kaya yung pagnanasa natin, no, kapag ka yung pagnanasa natin ay nakakuha natin sa ating sarili, doon lumalabas yung pagmamataas, pagmamayabang, no. At huwag natin pahintulutan, no, yung mga bulong ng kaawa, yung pagmamataas na ito, no. Tapakan natin yan, kapatid. Put them under your feet. Sabi nga sa John, 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, no, yung mga mata natin mapagnasa sa mga bagay na magaganda dito sa mundong ito. At hindi tayo nagnanasa dun sa langit, mga bagay na nasa langit. No, sino ba yung nasa langit? Yung ating Panginoon. Nagnanasa ka ba sa Kanya? Kaya, sabi rito, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kung ikaw, kapatid, nagnanasa ka sa sanlibutan, itinuturing kang makasanlibutan. Lahat ng mga pag-iisip mo, lahat ng mga gawa mo, damdamin mo, dito lang yan sa sanlibutan. Pero kung ikaw bilang Kristiyano, eh, ang isip mo at ang puso mo dun sa langit, no? Yung mga pagpapala sa langit, yung pagdating ng ating Panginoon, no? Makakatanggap tayo ng mga bagay na meron dun sa langit, mga kapatid. Yun dapat yung ating pagtuunan ng pansin. At dito, may isip mo, kung titignan mo lang ating Panginoon, eh, syempre, yung mga nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, ano ba yung kanyang mga ginawa dito, mga kapatid? Maiisip mo na hindi ka na magmamataas sa iyong sarili, sapagkat yung Diyos na mga Diyos, no, eh, pumabari ito sa lupa para lang pakita sa kanya na siya, no, natularan natin siya, no, na hindi tayo magmataas sa kanya, na lagi tayong mag-submit sa kanya. Amen. And yun, let us pinpoint, no, allow others to pinpoint those mistakes na meron tayo, mga kapatid. At sabi rito sa point number 3, no, kailangan natin 'to, sapagkat this pride is pointed, no, na kailangan nating mag, sinasabi rito, introspect into His word and eliminate our ego. At kailangan magbabad tayo, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Introspect means meditate. Let us always meditate in this word, no? At lagi tayo, no, dumalo sa gawain ng ating Panginoon. At lagi tayong magpasubmit sa ating Panginoon. At sabi nga rito sa Psalm chapter 1, blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, no? In Proverbs 23 verse 26, your eyes and heart will be delighted in my ways. At kung mga kapatid, eh, ikaw, eh, nakakatanggap ng salita ng Panginoon. Alam mo yung mga Kristiyano na to, yung patuloy na naglilingkod sa Panginoon, yung patuloy na nagbabasa, no, ng mga pangako ng ating Panginoon sa kanila, mga kapatid, they are delighted in God's way. Dito, kahit na sila ay nakakaranas ng mga kapagatian, mga problema sa buhay, they continue to serve God. They continue to worship God. At sa araw at gabi, hindi sila nakakalimot. Nagpapasalamat sila at nananalangin, umaga at gabi, no? Because they experience the Holy Spirit into their life. And they experience the powerful, no? Powerful Word of God. They receive it and they live with it. At dun, mga kapatid, no, eh, sinasabi nga ron, hindi ka mamumblema o hindi ka makakaramdam ng pagkabahala, no, sa iyong pamumuhay, sapagkat kung ikaw, eh, talaga nga naman na ikaw ay mapagmataas, no, hindi mo maiisip na paano ka, no, maranasan yung mga gantong bagay.
na tinuturo natin dito sa ating gawain. Kaya kailangan magbabad tayo, let us always introspect into His Word, no? Ano ba yung nagfo-fuel, no? Ano ba yung nakakapagpagatong sa pagiging mapagmataas, mga kapatid? Yung mga possession na yan, no? Kapag may mga possession tayo, may mga achievement tayo na na-acquire, syempre, andyan na yung pagmamayabang. Ako, graduate ako, summa cum laude. Wala namang problema ron, mga kapatid. Pero if you not honor God with your blessings, with your achievement, mga kapatid, nagiging mapagmataas tayo at mapagmayabang. And gusto ng Panginoon, lagi tayong maging humble sa ating sarili. Maging mapagkumbaba. Sabi sa Luke 12 verse 15, and then He said to them, beware and be on your guard against every form of greed, no? Yung mga makasariling pamumuhay, no? Kapag meron ka mga pagpapalang ito, kailangan i-share mo yan sa iyong mga kapatid. Kailangan ibahagi mo ang iyong mga pagpapala, no, sa ibang tao. At mas maganda, kung meron ka mga blessings, and at the same way, tumulong ka rin sa gawain sa church. Kaya sabi rito, for not even when one has an abundance does his life consist of his possession. Wala eh. Minsan ang tao kapag maraming kayamanan, no, hindi na nila naiisip ang Panginoon, no. Ang naiisip na lang nila ang kanyang sarili. Naiisip na lang nila kung paano pa pararamihin yung mga kanilang achievement, yung kanilang mga pagpapala, at di nila na naiisip, no, na yung Diyos pala yung nagbigay ng mga bagay na ito, kaya pala naging marami akong mga pagpapala. Marami akong bahay, marami akong sasakyan, malaki ang aking business, marami akong buildings, no? And minsan sa ating pag-iisip, no, wala tayong kakontentuhan, no? I want more. Mas maganda sana kung sinasabi natin, I want more the word that coming from the Lord. At kung tayo ay talaga nga naman na nagsasubmit sa ating Panginoon at nakakaranas tayo ng mga salita ng ating Panginoon, makakaranas din tayo ng mga enjoyment at mga pagpapala pa na nagmumula sa Panginoon. At yung enjoyment na yon, yung pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras, na kahit na may mga hindi kayong pagkakaintindihan ng asawa mo, ng anak mo, or dun sa school nyo, or sa trabaho mo, o sa mga kliyente mo, mga kapatid, no? If you have the word that coming from our Lord, at dito nararanasan mo yung kabutihan ng Diyos, talaga nga naman na you will experience, no, yourself na paano ka maging humble. In every ways, in all circumstances, mga kapatid, ito yung tinuturo ng ating Panginoon na tayo ay lagi mapagkumbaba. Pagkat mahal ng Diyos ang mga taong mapagkumbaba. May part sila sa karian ng ating Panginoon. Kaya, yes, and totoo yun na tayo nga ay makasalanan at tunay na walang nakarating sa kanyang kaluwalhatian, nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Ni isa man sa atin ay walang karapatan, no, na magmataas kahit sa kanyang kapwa at higit pa sa ating Panginoon. Kailangan natin na mag-submit sa ating Panginoon. And be honest, allow others to pinpoint your mistakes and admit it. And kailangan, mga kapatid, na introspect into His Word. Meditate. Always meditate. And hindi natin ma-acquire yun kung hindi natin gagawin yung mga bagay na ito. Hindi natin ma-overcome na tayo ay
ay makaranas, no, na mawala tong mga kasalanang ito, tong pagmamataas na to, kung hindi natin gagawin yung mga bagay na ito at hindi tayo magsasubmit sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga, no, ng gawain, napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at sa bawat araw, mga kapatid, no, nandiyan lang ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na admitin mo yung mga pagkakamali mo at humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Tutulungan Kanya, kapatid, no? At ngayon pa lang, kung na-realize mo na, oh nga, Brother Huge, nagkasala nga ako, naging mapagmataas nga ako, kaya kang patawarin ng ating Panginoon. Tanging ating Panginoong Jesus, kung lalapit ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang kakahabagan. Ikaw ay Kanyang patatawarin. And if you want to experience, no, the change, if you want to experience the transformation na nagmumula sa ating Panginoon, na gusto mo nang baguhin yung buhay mo na makasalanan na yan, kapatid, may mga paraan. At ang tanging paraan ay lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Kapatid, sabayan mo ako sa panalangin ito at nagmumula sa iyong puso at ibukas mo ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po ay makasalanan. Ako po ay mapagmayabang. Marami po akong nasasaktang ibang tao. Hindi ko alam, maging ang aking sarili pala ay aking sinasaktan din. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Diyos, sa pagpapatawad, sa pagbabago, at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihang ito. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen. Praise God. Thank you, Jesus. And praise the Lord. Alam mo, kapatid, kung sumubay ka sa panalangin na yun, narinig ka ng Panginoon eh. Gusto niya na makaranas ka, no, ng mga pagbabago sa iyong buhay. Gusto ng Panginoon na maramdaman mo siya. Ngayon pa lang, no, naramdaman mo ba ang Panginoon sa panalangin yun? Yes, tunay na ang Diyos ang kayang magbago ng iyong buhay kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Kanya. Kung ibibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Kapatid, may mga pag-asa. At tunay na ang Diyos lamang ang makakapagbigay nito at hindi ang mundong ito. Kaya, yes, at congratulations, mga kapatid. Mayroon ka ng bagong buhay at ang buhay na ito ay ialay natin sa Panginoon sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay dapat nating parangalan at papurihan. Kaya, thank you, Lord. Amen. One more time, let us pray. And Heavenly Father, we thank you. We worship you and we glorify you. Lord, we are blessed. And salamat po sa gabing ito sa mga pagpapala pang darating. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyong mga pinag-uutos, sa iyong mga tagubilin, Lord, sa mga salita mo na nagbibigay buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga salita mo at sa mga pangako mo na ito ay magbigay sa amin ng pag-asa. Sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng mga pagpapala sa aming buhay, maraming mga achievement, mga bagay dito sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi ito maging hadlang, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, tunay na marami kami mga pagkakamali, mga bagay na pagmamataas sa aming sarili. Lord, help us. We cannot do it alone. We need you, Father, in our life. We need you, Father, to transform us and to teach us, to make us grow, O Lord Jesus, in your ways, not in our ways, Lord God.
and help us, O Lord, to build a wonderful nation with you. And tulungan mo kami, Panginoon, mga kapatid namin, Lord, na nagbi-business, mga kapatid namin nagtatrabaho at nag-aaral, Lord God, help them, Father God, in whatever things they need, Lord, help them, Father God. Tulungan mo sila, Panginoon, na lumapit sa iyo, na tanging ikaw lang, Panginoon, ang tutulong sa kanila, maging marami man silang mga kabalisaan sa kanilang sa pamumuhay, Lord God, ikaw lang, Panginoon, na makakatulong. Maging mga kapatid namin may sakit, may mga iba't ibang uri ng sakit, tuberculosis, mga cancer, sakit sa puso, at lahat ng ito, Panginoon, at ang iba pa, Panginoon, Lord God, ikaw lang, Panginoon, ang tunay at mayroong kaparaanan at mga bagay na dapat namin maintindihan, at kung kami ay magsasubmit sa iyo at maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga plano at palatuntunan na gusto mong ibigay sa amin at dapat naming sundin, ikaw, Panginoon, na maghari sa aming buhay. At salamat, O Diyos, sa kabutihan, salamat sa pagmamahal. We thank you, Father God, for all the blessing, for your words, for all the seeds that we receive. And we pray in Jesus' name. Amen! Thank you, Lord God! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Praise you, Lord Jesus! At salamat sa ating gawain. No? And if you are blessed, mga kapatid, no? We invite you to join us sa ating Operation Bangon. No? Meron tayong ticket dyan, no? Sa June 4. Available na yan, mga kapatid. 50 pesos lang. No? Ito yung pangdagdag sa pagpapatayo ng ating church. At dalangin ko na mangusap sa iyo ang ating Panginoon, and if you have abundant blessing, be a contributor to His sanctuary. Kaya, yan, meron tayong mga prizes dyan. May mga groceries, yun. Meron din daw staycation sa Tagaytay. Yes! Thank you, Lord! Gusto niyo ba yun? Gusto ko rin maka-experience niyan. Kaya, bibili rin tayo niyan. Kukuha rin tayo niyan. Thank you, Lord Jesus! At yun, meron pang road sa Winford, no? Manila Resort. At dito, mga kapatid, no? Gagawin yung raffle draw sa August 27. And salamat sa Panginoon sa kabutihan. Salamat sa salita na nagbibigay buhay. At we thank God for all these things na nangyari sa ating buhay. Amen! Praise God! Good evening sa iyo, Sis Lorna Abelino. Ayan. Thank you, Lord, for joining us sa ating OPM, our online prayer meeting. At if you been blessed at na-receive mo yung Panginoon at na naramdaman mo yung Holy Spirit, at let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen! Powers in you, Messiah! That is the Lord of Lords, the King of Kings, and that is Jesus Christ, our only Lord and God. Amen! Thank you for joining our OPM, online prayer meeting, Thursday, 7:30 to 8:30, and Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Praise the Lord! Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat, and my name is Brother Yuji Espiritu. Bukas, at tabayan natin and see Brother JP. Good night and God bless you all.